Magsitayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal. Ang ipinagdiriwan namin ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio ng Antioquia, ang kadakilaang dito'y nakamit ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Sa mga kapatid na nasa Epeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay iyalay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang mga trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa mangmahal. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo na mga magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat ng itatagang sanlibutan magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanyang ginawa. Kawawa kayo mga dalubasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok,
hinahadlang ang paninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinulugsa na siya ng mga iskriba at ng mga Pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po na narinig natin sa unang pagbasa, ano ba ang layunin at kalooban ng Diyos? Minsan, napapatanong tayo araw-araw, ano ba talagang dapat kong gawin? O napapatanong din tayo sa Diyos, ano ba ang dapat gawin? At ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ni San Pablo, malinaw na malinaw, ano ang layunin at kalooban ng Diyos. Kaya sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos. Hinirang niya tayo. May tadhana na tayo. Bago pa tayo isilang, bago pa tayo nilikha, hinirang na tayo ng Diyos na maging banal at walang kapintasan. Hinirang na tayo ng Diyos, itinalaga na maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kung magsasalita rin ang poong Nazareno, kasabihin niya, kaya ako to ginawa, kaya ako nagpapakasakit, kaya ako naghihimala para kayo'y maging mga banal at walang kapintasan. Para kayo'y maging mga anak ng Diyos. Yun ang dahilan ng kanyang sakripisyo higit sa lahat. Kaya nga't sabi rin ni San Pablo, tayong lahat ay pinagkalooban ng Diyos ng mga mabubuting bagay, ng mga pagpapalang espiritual. Hirin niyo po yun, tayo'y tinadhana ng Diyos, pinagpala pa ng Diyos, hinirang pa ng Diyos. Hindi lang niya tayo basta nilikha. Binigyan pa niya tayo ng kailangan natin para matupad natin ang tadhana natin. Tinibus pa tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya mga kapatid, likas sa atin ang kabutihan. Likas sa atin ang pumanig sa katotohanan. Likas sa atin na maging tapat at totoo. Ngunit ang nakalulungkot, mga kapatid, bagamat tayo'y nilikhang ganito ng Diyos, katulad ng nangyari sa mga Pariseo at mga iskriba sa Ebanghelyo, nagpalito sila sa tukso. Nagpadala sila sa hila ng mundo. Kaya nga't pagdating sa Ebanghelyo, nang nakatagpo na si Jesus Nazareno, nakakalito na. Sino ba talaga ang bida? Sino ba talaga ang totoo? Sabi nga ni Jesus Nazareno, yung mga ninuno ninyo, pinapatay itong mga propeta. Ngayon naman kayo, gagawa nyo ng monumento itong mga propeta. Ano ba talaga kayo? Panig o laban sa mga propeta? Ano ba talaga kayo? Sumusunod o kumokontra sa kasamaan at kasinungalingan? Mga kapatid, isa lang ang katotohanan. Hindi pwedeng
maraming bersyon ang katotohanan. At aminin natin, nangyayari din yan mismo sa atin at sa paligid natin. Kaya nga nakakalungkot, mga kapatid, di po ba? Kung manonood tayo ng mga balita ngayon, kanya-kanyang sabi. Sabi nito, hindi. Wala siyang kinalaman. Sabi nung isa, ikaw ang promotor. Sabi ng isa, siya yung nagbigay ng lagay. Sabi naman ng isa, malinis ako. Marami pa ho yan pagdating ng mga susunod na araw. Magbabatuhan. Sabi nung isa, siya yung mas dakilang maglilingkod. Sabi ng isa, siya naman yung hindi totoo. Pero aminin natin, mga kapatid, huwag na tayong lumayo pa. Hindi lang naman nasa telebisyon at nasa pahayagan yung mga ganyan. Kahit naman sa sarili nating bakuran at tahanan. Pag kinokompronta na ang katotohanan, pag sinabing, di ba ikaw kumuha nung sinampay? Hindi ako ha, siya. Kasabihin naman ng isa, hindi yung kabila. Ikaw ba yung naninira sa akin? Uy, hindi ako yun ha. Yung kumari mo yung nagsabi nun. Pero alam naman natin ang totoo, sino talaga ang chismoso? Sino talaga yung hindi nagbabayad ng utang? Hindi ka pa nagbabayad ng utang mo? Hindi ako yun ha. Alam naman natin kung sino talaga ang nangutang. Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, huwag natin hayaang lalo na ng kasinungalingan. Kaya di ba ang tawag kay Satanas? Prinsipe ng kasinungalingan. Yan ang sumisira sa ating tadhana. Banal ka, pero nung sabihin na sa'yo ng demonyo, hindi, marupok ka. Okay lang yan, talagang mahina ka eh, kaya bumigay ka na. Bumigay ka na pag natutukso ka ng pera. May asawa kang tao, pag kiniliti ka na, bumigay ka na, tao ka lang eh. Pag nagagalit ka, bubulungan ka ng demonyo, o sige, upakan mo na yan. Talagang ganyan ang buhay eh. Una-una lang. Mga kapatid, huwag nating sirain yung tadhana natin. Huwag nating sayangin yung sinakripisyo ni Jesus sa Nazareno. Opo, dumudulog tayo ngayon sa Kanya. Pero sabihin ni siguro ng Panginoon sa atin, tutulungan kita, pero tulungan mo rin ang sarili mo. Kasi kung magdedebosyon ka, pero pagdating sa labas, kay Satanas ka naman makikinig, sabihin ng Nazareno, paano kita tutulungan? Paano talaga tayo maghihimala ng tunay? Bibigyan ka nga ng pera ng Nazareno sa dasal mo. Paglabas mo naman nun, pangsusugal mo yung pera, pangbibili mo ng droga, pangdadaya mo sa iba, sabihin ng Nazareno, sayang yung himala. Pinagaling ka nga ng Nazareno, pinalakas ka nga, paglabas mo naman, yung lakas na yan, pinangupak mo ng ibang tao, pinagaling ka nga, pinagsalita ka na, paglabas mo naman yung pagsasalita mo, mapupuno naman ng kasinungalingan at paninira, sayang. Lubusin natin yung himala at pagpapala ng poong Nazareno sa buhay natin. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Sabi nga ni San Pablo, magpasalamat tayo. Salamat po poong Nazareno. Ginawa mo ang lahat para maligtas kami. Ginawa mo ang lahat para mapabanal kami. Sana po gawin din namin ang lahat para pangalagaan ang tadhanang ito. Maraming tukso. Hindi ko naman po sinasabing madali. Araw-araw may tukso. Baka ngayon pa lang may tukso na. Baka may natutuksong kunin niyang bagnyo. O iba sa inyo, natutukso dahil ngayon yung galit mo sa kinaiinisan mo sa halip na makinig ka ngayon, yun yung bumabagabag sa'yo.
Huwag niyong isipin na nasa loob kayo ng simbahan, hindi kayo matutukso. Hindi yun totoo. Lalo tayong tinutukso dito ng demonyo. Baka pinapaantok ka na para matulog ka na lang, para hindi ka na makinig. Kaya mga kapatid, sa misang ito, sa pagpapasalamat natin sa Poong Nazareno, ilingin natin sa Kanya na lagi nating maalala ang Kanyang kabutihan at awa, ang Kanyang sakripisyo at pagkalinga sa atin, upang sa gayon, gaya ng sinabi ni San Pablo, kayo'y mga banal, kayo'y hinirang na mga anak ng Diyos, kayo'y iniligtas na ni Jesus Nazareno. Kaya nga't sana ang pagpapalang ito ay manahan sa atin at palaguin natin sa ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Mahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay, bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o nagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi maging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumaon na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat ng puso.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis na maging martir mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si San Ignacio ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista,
San Ignacio na Antioquia at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang tumubos at nagligtas sa atin. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa piling ito, ating pagsalunan, panawagin mo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at panggulan, Panginoon Diyos, na manin niyo at mastan ang kabutihan.
ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Sabi king ito ating pagsalo. Kristo, siya'y ating lakas at ang dulan, Panginoon Diyos na ating lahat. Ni Kristong buti hinati-hating pagkain katawang alay sa piging ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ng katawan ito. Ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at ang bulan, Panginoon Diyos. Ang kabutihan ng Panginoon, mapalad ang tao ng Diyos ang pag-asa. Ating pagsaluhan ng katawad ni Jesu Kristo, siya'y ating lakas at ang bulan, Panginoon Diyos. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay ngayong kapanganakan ni San Ignacio ng Antioquia sa kalangitan ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Kanina ay ginanap natin ang ating lingguhang feeding program sa mga nasa lansangan at patuloy tayong tumutulong sa mga parokya na may mga programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Napakaganda ng layunin at kalooban ng Diyos. Itinadhana tayo maging banal at ligtas, mga anak ng Diyos. Pangalagaan natin at isabuhay natin ang nais ng Diyos sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa pisan ng aming pagkikasan. Nuestro Padre Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin.